Ito pong tawag na to, nabili ko sa Shopee. Baliset siya. Merong rectangular size, tapos ito square. Gagawin po natin ngayon yung binibenta kong hand towel with crochet holders Shopee. Mabenta po siya and maganda rin yung mga reviews niya. Sishare ko po sa inyo kung paano gawin. Ang gamit ko po dito ay hand-dyed na yarn kasi hibla niya. Makapal, then matibay. Kaya ito yung ginagamit ko. Pero kung ano pong meron kayo, mas prepare acrylic yarn. Manipis kasi yung mga mona ko. Pero pwede rin naman yung gamitin, dodoblihin nyo lang. And then, bubutasan natin yung ating towel. Dito lang siya. Sa gitna. Pinupi ko pa yan sa gitna eh. Para pantay-pantay yung pagbubutas. Then, dito sa dalawang dulo. Gamit ko lang din pambutas yung hook. Yung maliit lang yung size ng dulo. Ayan. So, lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ng butas. Pagkatapos, kunin na natin yung yarn. So, gamitin ko dito ay 5mm size na hook since yung gamit natin ay hand-dyed. At 8-ply po siya. Ayan. Madali lang po to. Puro chain lang or kadena lang yung gagawin natin. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Susunod. Split stitch lang. Tapos kadena ulit na 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. Sa dulo na. Ayan. Ito yung palalabasan nung una natin ginawa. Puro kadena po yan natin lima. Tapos sa susunod, magkadena ulit tayo ng tatlo. Tatlo lang. Iikot lang natin yung towel. Tapos dito, ulitin ko po. Lulusot mo lang. Oo. Tapos kukunin mo yung yarn. Yan po yan. Tapos yung yarn na kinuha mo, ilulusot mo lang dun sa huling kadena ng ginawa mo kanina. Tapos, tatlo po yan ha, diba? Ngayon, gagawa ulit tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, same process. Lusot. Loob. Tapos, kuhan itong yarn. Yung yarn na kinuha, ilulusot lang natin dun sa kadena. Ulitin po natin. Nabilis ko na po kasi pare-parehas naman yung gagawin yan.
scent. Kung mapapansin mo, ito po yung huli. Hindi na tayong magdudugtong dito ng kadena pa ulit. Bali, ang ngayon nagawa po natin dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, natiglima at isang, yung sa umpisa ay isang tatlo. Tapos, di sa dulo, tatlo ulit. Sikot lang natin. Ayan, next, ganun ulit. Tiglilima ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, yan yung panghuli natin. Bilangin natin kung ilan yung nagawa natin. May tigli din mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos isang tatlo sa dulo. Papansinin nyo, pabawas ng pabawas yung ating ginagawang kadena. Diba? Tapos next one. Ulit-ulit na yan. Tapos sa dulo, tatlo ulit. Iikot. Tapos start na ulit ng tiglilima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Ngayon, isang tatlo sa umpisa, tapos lima na lang yung nagawa natin tig 5. Nasusunod, 4, 3, 2 hanggang maging isa siya. Tatlo. Diba? Dalawa na lang. Tapos 1, 2, 3.
ikot. Isa na lang to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Mapapansin po, ganito yung magiging itsura. Yung mga ginawa natin. Rekta, I mean, tatsulok or triangle. Ayan. Then next, susunod. Gagawa na tayo ng pinaka-handle. Gagawa lang tayo ng tatlo ulit. Tapos, kukunin natin yung isa. Ikot natin yung ating towel. And dito sa loob, kuha tayo ng isa. Tapos, gagawa na tayo ng double crochet. Kali ang gagawin kong double crochet ay 4. Diba? Ulitin ko po. 3 kadena muna. Iikot. Tapos nagawa na tayo ng double crochet. Meron pa akong tutorial ng double crochet. Lalagay ko po sa I button sa taas or nasa link, nasa description box yung link. Kuha ng isa. Lulusot mo dito sa kadena, dito sa pangalawa. Kukuha. Magiging 3 yung sa loob. Hook din. Ayan. 4 ulit na daw. Ayan. Pwede ka nang gumawa ngayon ng handle. Depende sa gusto mo, kung ano yung haba na gusto mo. So ako, gagawa ako ng ganitong double crochet ng mga 15 na ulit. Para medyo mahaba yung handle. Ayan. Ito na yun. Umitin lang natin yung dulo. Tapos, hiwa-hiwalayin lang natin yung pinaka mga hibla. So, dahil 8 yung hibla nito. Ayan. Yan yung ginagawa ko para pagbubuhol. Kasi mas matibay. Pwede nyo rin yung anuhan ng lighter or yung phosphorus sa dulo para hindi matatanggal yung pinaka ginawa nyong buhol. Bukitin lang natin. Magkakalimutang buhol yan. So, ito na yung may
holder na siya. Almost done na tayo. Next, yung ating butones. Itatahi lang natin siya dito. Ayan. Bulang natin mabuti yung butones sa dila. Yung technique nito para bigyan ko lang para hindi madaling matanggal yung sinulid. Alam niyo yung mga colorless na cutics or yan, pwede natin siyang gamitin. Pwede mong gamitin yon, ipahid mo diyan. Tapos dito, yan para hindi siya, ano yun yung hack para hindi agad matanggal yung tinahin nating botones. Then, ayan siya. Done na. Ayan na yung ating hand towel with crochet holder.